Today, malalaman mo yung 5 secrets kung paano mawala ang takot mo. I am JC. Kung gusto mo rin maging maporma and maging confident sa sarili, make sure mag-subscribe ka na. Ang takot, tol, normal lang naman sa atin yan. Kahit sino sa mundo, kahit sobrang confident pa yan, kahit sobrang sikat yan, may takot pa din yan. Ang kada tao, syempre may iba-ibang form lang tayo ng takot. Yung iba, takot sa heights, takot sa public speaking, takot mag-start ng business, kahit ano pa yan. Lahat tayo nakaka-experience ng takot. But, lahat tayo nakadesign at dapat ma-face yung takot natin. Kasi yung takot natin, nasa likod niyan yung greatness natin. Kung ano yung para talaga sa'yo. And today, malalaman mo kung paano mawawala ang takot mo. Unang tip kung paano mawala ang takot mo is kailangan mo mag-pause. Kailangan mong huminto. Kasi minsan kaya ka lang naman natatakot kasi kung anong-ano na yung mga bagay na iisip mo. Sobrang dami ng sitwasyon na nangyayari sa utak mo kagad. Kumbaga kung anong-ano na yung mga bagay na naiisip mo na hindi pa naman nangyayari, kaya ka natatakot. So yung pag-pause or yung pagtigil, nakakatulong yan para makontrol mo yung mind mo. Kasi pag nakontrol mo yung mind mo, ibig sabihin yung takot, makokontrol mo din. Kasi yung iba, kaya lang naman nadadala sa takot kasi hindi nila makontrol yung mind nila. Hinayaan nila mag-work, mag-isip na mga bagay na wala naman, kaya sila mas natatakot. So ikaw, i-distract mo yung sarili mo. Kumbaga, ito yung tinatawag sa hypnosis na pattern interrupt. Kumbaga, kaya pag may galit, pag in-interrupt mo siya, kumbaga nag-joke ka sa kanya, nagbanggit ka ng out of nowhere na hindi naman connected sa sinasabi niya. Example, nagagalit siya, bla 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 bla. Then sinabi, tol, saan mo nabili yung damit mo? Minsan, magugulat siya. Saan ang galing yun? Sasagutin niya, and pag gusto niya nang bumalik dun sa galit niya, medyo nahihirapan na siyang bumalik kasi nga na-interrupt na yung emotion. Nawala, napigil. So, para ma-hit niya ulit yung ganong emotion, kailangan niyang bumuelo na naman, which is, it takes time. And pwede mo din niya ma-apply sa sarili mo. Kapag natatakot ka, mag-pause ka lang, huminto ka lang. Like ako, pag nagpa-public speaking ako dati, kapag kapiling ko kinakabahan ako, nagpo-pause ako like mga 5 seconds, kumbaga para lang ako nag-iisip. And yun, nakakapagpatuloy pa rin ako sa talk ko. Like mo tong video na to if nagugustuhan mo siya. Next tip kung paano mawala ang takot mo is kailangan mong huminga. Kumbaga ito na yung next step pagkatapos ng pag-pause. Diba, pag nag-pause ka na, kailangan mo na mag-inhale, exhale. Kailangan mo mag-breathe. Kailangan mong huminga. Dahil pag humihinga ka dyan, mas nare-relax yung katawan mo. So pag nare-relax yung katawan mo, nare-relax din yung utak mo. Naalala ko nung bago pa lang ako dati mag-present sa business namin, kasi ako yung nagpe-present eh. So may mga kausap ako, may mga mayayaman, like mga magaganda. Mayayaman talaga yung itsura nila, yung iba intimidating pa kasi syempre naka Louis Vuitton, kung ano-anong suot nila na talagang branded. So lalo na kung bago ka pala nagtotok, bago ka pala nagpe-present, kakabahan ka talaga. So dati ang ginagawa ko talaga dyan, yun nga, in between sa mga presentation ko, humihinga talaga ako. Pero hindi siya yung halatang halata, kumbaga nagpo-pause ako tapos inhale. Okay? And nakakatulong yun sa akin para mawala yung kaba ko, mawala yung takot ko habang nagpe-present. Kasi pag nagpe-present ka or nagsasalita ka or kahit ano pa yung ginagawa mo, nahalata dyan yung takot mo eh. Lalo na sa presentation, ramdam nila yan sa tonality mo, ramdam nila yan sa eye contact mo, ramdam nila yan sa body language mo. So itong paghinga habang natatakot ka, nakakatulong yan para ma-relax yung sarili mo. And kapag nare-relax yung sarili mo, yung mind mo nare-relax din. Kapag nare-relax yan, dun nawawala yung takot mo. Next tip kung paano mawala ang takot mo is wala ka talagang choice kundi harapin yan. Kasi yung takot mo or yung weaknesses mo, kahit saan mo iwasan yan, kahit anong gawin mong iwas at takbo dyan, babalik at babalik pa rin sa'yo yan. Let's say, di ba kung may mga challenges ka na iniiwasan mo, pansinin mo, na-experience mo pa rin siya ngayon. Example, ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo nakikitungo sa mga taong stress kausap. Pansin mo, kahit umalis ka sa work mo, umalis ka sa study mo, umalis ka sa bahay ninyo, may mga mamimit ka pa rin na tao na stress kausap. Ibig sabihin, yun talaga yung challenge mo and kailangan mo ma-overcome yun. Kasi kahit saan ka pumunta, yun at yun pa rin na magiging problema mo. So walang choice talaga kundi harapin yan. Kagaya sa akin, takot ako magsalita din dati. Takot ako magsalita sa harap ng maraming tao. Kumbaga ngayon, di ba? Parang imposible na tingnan. Si JC takot magsalita? Parang imposible. Dati tol, sobrang takot ako magsalita. Talaga nanginginig ako. Ayoko yung tinitingnan na sobrang daming tao. Talaga nakikringe ako sa sarili ko. But syempre, yung mentor ko nga, talagang tinulak lang din ako.
unang salita ako, talagang kabado talaga ako. But nung nagawa ko siya, parang 20 seconds lang yun eh, mabilis lang. But yung feeling na nagawa mo siya, pumalakpak yung mga tao, kumbaga hindi ka naman namatay after mo harapin yung fears mo. Fulfilling siya tol. Kumbaga yun, nag-level up na ako dun. And yung public speaking sa akin, nakatulong talaga. Sobrang laki na natulong sa akin ito. And syempre, yung mga fears ko, syempre hindi pa rin nawala. Kumbaga nag-level up yung mga fears ko. And next ko, ito naman yung fears ko. Kumbaga ito naman yung challenge ko. And naglo-look forward na ako sa ganun. So tanda mo tal, hindi ka magle-level up kapag ka hindi mo hinaharap yung takot mo. May announcement lang ako tol. Kasi sa Facebook group ko na JC Styles Inner Circle, so kung saan nagdi-discuss ako ng mga content na minsan na hindi ko napopost publicly. So kung wala ka ba doon, make sure na mag-join ka na. Dahil sobrang dami kong content din na pinopost doon. So nasa description sa baba yung link ng group. So make sure mag-join ka. And yun, gumawa ako ng poll doon sa group page. Kasi nagtanong ako kung ano nga ba yung gusto nila na video course. Kasi marami nagtatanong sa akin. Gusto daw nila matuto ng public speaking. Gusto nila matuto ng business. Gusto nila matuto about confidence. So nag-create ako ng poll and ito yung naging result. Mostly, ang nanalo talaga is how to become confident. Topic ng confidence. Which is, nadi-discuss ko siya dito sa YouTube channel natin, but onti-onti lang. Kumbaga, hindi ko talaga nadadive in ng todo, which is malalim kasi yan, tol. Mayroon ka talaga panguhugutan talaga dyan na pagka naintindihan mo yun, kahit saang sitwasyon, magiging confident ka na. And minsan, medyo mahirap siya i-discuss dito sa YouTube kasi magiging sobrang haba talaga niya kasi sobrang dami explanation nun. And pag naintindihan mo lahat ng explanation, dun ka mas magiging confident ng todo. Kasi based sa mga audience ko, halos talaga nasa 18 years old to 24 years old. Mostly talaga teenager. Mostly sa mga age na yan, diyan mo palang binibuild yung confidence mo. Baga, saan ka ba talaga confident? Paano nga ba maging confident? And yung confidence na tinutukoy ko is pang general siya. Pwede mo ma-apply sa buhay mo in general, sa love life mo, sa business mo, sa work mo, or kung gusto mo mag-vlog, anything na gusto mong gawin, itong confidence na to, ma-apply mo dun sa lahat. And yun, gagawa ko ng online video course kung saan itatopic natin yung confidence. Sobrang dami mo matututunan doon. Malalaman mo kung saan mo nakuha yung confidence na meron ka ngayon or bakit wala kang confidence. Ano nga ba yung mga dahilan? Ba't nawala yung confidence mo? And matututunan mo din doon paano magkaroon ng confidence. And paano ma-apply ng tama yung confidence. Sobrang dami mo matututunan doon to. Lahat ng mas malalim na part about confidence, malalaman mo. And ang good news tol, kung gusto mo mauna na ma-avail yung online video course natin about confidence, available siya ngayon for pre-sale. Baga naka-pre-selling siya ngayon, no? Kasi itong online video course na to, ilalabas ko siya publicly ng 999 pesos. Kumbaga, parang 1,000. But kapag nag-avail ka ng pre-selling price natin, ma-avail mo na lang siya for 299. Itong slot na to, available lang siya for first 50 na students. Pagka na-reach na natin yung 50, i-increase ko na ulit yung price. Kumbaga, ito pre-selling pa lang naman. So, pagka nagbayad ka tol, wala pa yung course na hindi mo pa makukuha. Kasi baka i-release ko siya mga late ng August or baka first ng September. So ito, naka-pre-selling muna kung gusto mong mauna and ma-avail mo siya ng mas mababang price. So gusto mo malaman yung mga details, make sure na i-check mo yung link sa baba. Nandun yung link ng page ko. Check mo na lang sa description. I-send mo din yung name, contact number, email, tsaka proof of payment mo. No? Nandun na din yung information na kailangan mo. Tol, maganda, mauna ka na. Investment to para sa sarili mo. Imagine mo, 299 lang, meron ka ng course about confidence, which is hindi ito natatopic sa school. And yung price na yan, tol, parang price lang ng t-shirt. Or parang price lang yun ng binibili mo na milk tea na dalawa. Make sure na i-avail mo siya, tol. And isa to sa products na sobrang proud ako. Sobrang dami ko na nabenta na product, tol. But itong online video course na to na gagawin natin, ito yung pinaka magiging proud talaga ako ngayon. Actually, excited na ako ngayon. Baka habang napapanood mo to, sinushoot ko na yung video. And sobrang marami ka matututunan dito. So make sure i-avail mo na siya. 50 slots lang yan. Sobrang bilis lang yun maubos. Next tip kung paano mawala ang takot is don't try to be perfect. Lahat tayo, tol, nag-start ng hindi magaling. Lahat na nakikita mo sobrang lupit ngayon, tol, nag-start yan ng hindi magaling. Mga basketball player, athletes, kaya ako, kung makikita mo yung video ko, yung pinakaunang-una, hindi pa ako ganito ka-fluent magsalita, hindi pa ako ganito ka-confident magsalita. Pansin mo, nauutal-utal pa ako, hindi ako makatingin sa camera ng maayos, pero ngayon, tol, ay konta ko, talagang pulido na yan. Yung pagsasalita ako, may ma-improve pa din, but pansin mo, sobrang layo na sa video ko dati. And okay lang yan, tol. Lahat tayo nag-i-start ng hindi magaling, lahat tayo nag-i-start ng hindi pulido, which is normal lang yan. And kapag na-embrace mo yan, at kapag naintindihan mo yan, tol, tsaka mas gaganahan gawin yung mga bagay na gusto mo. Kasi confident ka or okay ka sa feeling ng beginner. And lahat ng expert, tol, nag-start yan ng beginner. Walang magaling agad. So,
huwag mo i-aspire na maging perfect agad. Gawin mo lang. Comment ka ng yes if agree ka din. Next tip para mawala ang takot is kailangan mo mag-visualize ng happy memory. Ano ibig sabihin nito? Kumbaga kung takot ka ngayon, may problema ka, stress yung utak mo, may anxiety ka, kailangan yung utak mo, huwag mo i-focus yan. Kailangan mag-visualize ka ng memory na gusto mo. Let's say, ang memory na gusto mo is successful ka na, healthy ka na, wala na yung problema mo, na-solve mo na siya, kumbaga masaya ka na. Yan dapat yung i-visualize mo sa mind mo. Kasi pagka na-visualize mo yan, nakita mo yan sa mind mo, mas diyan ka gaganahan na harapin yung problema. Kasi alam mo na yung nararamdaman mo ngayon is pansamantala lang, mawawala din siya. Kasi nakita mo na sa future yung mangyayari talaga sa'yo. Natatandaan ko yung dati talagang problemado ako nun financially. Parang ilang araw na lang talagang dead broke na ako para mapapalayas na kami. Kasi hindi ko na alam eh. But inisip ko sa utak ko na soon maalala ko na lang to, na matatawa na lang ako sa experience ko na to, na matatawa na lang sa sarili ko na grabe, rent lang hindi ko na mabayaran, kuryente lang hindi ko mabayaran. Ngayon tol, nangyari na. Kasi mga 2 years ago ata yun. Ngayon, kuryente sobrang daling bayaran, bahay sobrang dali. Kumbaga, binisualize ko kasi. Kumbaga, hindi ako nagstay, hindi ako nagfocus dun sa situation ko dati. Kasi imagine kung nagstay ako sa ganung situation, inaccept ko yung situation na yun, wala, baka mamaya hindi na ako nakaalis. So ikaw, i-visualize mo yung sarili mo. I-visualize mo yung sarili mo na successful, na magaling. Kasi magaling mag-gitara, magaling magsalita, anything. I-visualize mo yung sarili mo na kayo na ng crush mo. Lahat ng bagay na takot ka, i-visualize mo na na-overcome mo na. Mapapansin mo, darating na lang yung panahon tol, 1 year from now, 2 years from now, masasabi mo, tama talaga si JC. Tinatawanan ko na lang yung takot ko na yun.